mga ka-DY6. Good day, mga ma'am, sir. Welcome to Boss Daro TV. Nandito na naman po ulit ako para magbigay ng tips, idea at konting kaalaman sa ating mga DY6 users. At bago ko po simulan ng aking video, ay shoutout nga po pala sa mga subscriber na sumusuporta sa akin. Shoutout po sa inyo. At ito po sila. Okay, ang i-share ko po ngayon sa inyo ay kung paano mag-adjust ng karayom sa ating karburador. At titipid nga ba? Or lalakas? Kaya panoorin natin ang ating video. Mga ka-GY6, ito po ang karburador ng ating Rusi Royal 125. Papakita ko po sa inyo kung paano mag-adjust ng karayom. Para makuha po natin yung karayom is babaklasin po natin ito. Ito po ang sa throttle cable natin. Tapos dito po nakalagay yung karayom. Ngayon babaklasin po natin yan. Piitin nyo lang po pa kaliwa para mabunit nyo yung throttle cable. Ito po ang ating karayom. Tanggalin po natin yung cable para makuha natin itong karayom. Ito po, hilahin nyo lang po yung spring para matanggal po yung throttle cable. Meron po yung pin sa loob. Tanggalin nyo lang po para mabunot po natin itong karayom. Mga GY6, ito po ang karayom ng ating carburetor. Yan. Mag-a-adjust po kayo, ilahin nyo lang po yung circlip. Ganito. Lilipat nyo lang po ng guhit kung saan nyo po gusto ilagay. Ayan, makikita nyo po, meron po yung 5 guhit. Yung bilang po nyan ay simula sa itaas, pababa, 1, 2, 3, 4, 5. Kung makikita nyo po, yung circlip po natin is nasa gitna. Yan po, makikita nyo nasa gitna. Yan po ay number 3. Diyan po nakalagay pag stock. Ngayon po, kung gusto nyo pong makatipid, ililipat nyo po yung circlip sa number 2 o kaya sa number 1. Kung gusto nyo naman pong lumakas yung hatak,
ilalagay nyo po siya sa number 4, pababa. Yung nababang baba po is number 5. Meron po yung ano, pros and cons. Kung gusto mong malakas ang hatak, lalagay mo sa number 4 o sa number 5. Ang problema is malakas din siya sa gas kasi magiging open na yung pinaka needle natin. Kung gusto mo naman makatipid sa gas, ilalagay mo siya sa number 2 kaya sa number 1. Titipid siya sa gas pero hihina ang hatak ng motor nyo. Yun po ang ano niyan. At saka pag naglagay po kayo sa number 2 o number 1, ang tawag po dyan is lean. Lean po iyan. Yung 4 and 5 po, pag dyan nyo po nilagay, is magiging rich po ang inyong carburetor. Pag sa 2 and 1, magiging lean. Depende rin po yan sa tono ng inyong carburetor. At saka hindi po kayo pwede basta-basta mag lipat ng karayom. Kasi kung lean ang setup ng spark plug nyo, ng carburetor nyo, tapos ililipat nyo din sa 2 o kaya sa 1, mapoprone po kayo sa overheat. Mag-overheat po ang inyong makina. Ganun po ang mangyayari. Kaya hindi rin po basta-basta nililipat ang karayom. Kumbaga, kailangan titimplahan nyo po muna mabuti. Kung lilipat nyo sa number 2, kailangan timplahan nyo ng maayos. Kasi pag hindi yan nag-match, magkakaroon po kayo ng problema. Mag-overheat po ang inyong motor. Kaya mas maganda kung nilagay nyo na lang sa stock, tapos timplahan nyo ng maganda yung carburetor nyo. Para hindi rin kayo masisiraan o kaya magkakaproblema sa makina. Ngayon po ay alam na natin kung paano mag-adjust ng karayom sa ating carburetor. Basta lagi lang po natin tatandaan kung paano po natin ito i-apply. Sana po nakatulong na naman po ulit ako sa inyo. Hanggang dito na lang po. Please subscribe, hit the notification bell, like and share Boss Dauro TV. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment. Hanggang dito na lang po. Stay safe po sa inyong lahat at bye!